Pumanaw na ang tinaguriang Queen of Philippine Movies na si Susan Roses. Hindi lamang ang Philippine entertainment industry, kundi ang buong bansa, ang nagulat, nanlumo, at hindi makapaniwala na sumakabilang buhay na ang bitter-anang aktres ngayong Biyernes ng gabi, May 2020-2022. Si Susan ang batiing may bahay ng pumanaw na King of Philippine Movies na si Fernando Poe Jr., at ina ni Senator Grace Poe. Ito ang opisyal na pahayag ng pamilya ni Susan tungkol sa kanyang pagpanaw. With great sadness, we announce the loss of our beloved Jesusa Sonora Poe, whom many of you know as Susan Roses. She passed away peacefully on a Friday evening, May 2022, surrounded by love and warmth, with her daughter Grace, her nephews Joseph and Jeffrey and many of her family and close friends. She lived life fully and gracefully. Remember her in her beauty, warmth and kindness. Nagsimula ang acting career ni Susan bilang child actress nang gampanan niya ang karakter ng labing isang taong ulilang bata sa mga bituin ng kinabukasan, ang 1952 movie ng Nepomuceno Productions. Nang taon din yun, nagbida siya sa boxing girl ng Sampaguita Pictures. Mula noon, nagtuloy-tuloy na ang acting career ni Susan na naging isang matagumpay na award-winning actress, movie queen, at movie producer. Ang Gumising Ka Maruha, Patayin sa Sindak si Barbara, at Mahal, Gina Gabi Ka Na Naman ang ilan lamang sa maraming pelikula ni Susan na tinangkilik at hindi malilimutan ng publiko. Kilalang kilala rin si Susan ng mga kabataan dahil kay Lola Flora, ang kanyang karakter sa FPJ's Ang Probinsyano, ang longest-running action drama primetime series ng ABS-CBN na pinagbibidahan ni Coco Martin. Isang malaking kawalan si Susan sa Philippine entertainment industry dahil sa kanyang mga kontribusyong hindi matatawaran at mahirap mapantayan kaya itinuturing siya na icon at national treasure.